Lapit dito. Okay, ito po si ano ko kuhanin mo ulit? Andrew si Floyd. Kalil. Ay, ba, kapatid mo si Kalil. Awig kayo eh. Ano mo si Kalil? Ano ka, magpinsan? Kinakapatid. Ano yun? Para ano po? Si pastor po, parang tatay-tatayan po namin. Tapos parang magkapatid po namin. Okay. Sabi mo maliligo, ano bang ano? Anong oras ba yung church nyo? 6 pa po. Sinusundo po sana namin si ano po, si Renzo. Ha? Oh, ay, sinusundo ka pala. Apo. Gusto ko lang makita tong paligid niya. No? Probinsyang-probinsya ka, Tekram. Oh. Parang kila Albert lang, ka Tekram. Oh. Pakita ko lang. Ayan. Parang ganito kila Albert eh, no? Ba't di kayo nagtatanim ng ano, Kuya Renzo, talbas ng kamote? Na meron po kami dun sa may sa terrace likod. Po namin doon. Kasi po, ay inano po ng mga kami. Pwede makita yung likod nyo, Renzo? Sige. Sayang di ko pa mamit ang papa mo. Para sana maalala ko kung nagkasuntukan ba kami, nagkasabunutan ba kami. Ang lawak pala ng lupa nyo. Apo. Hanggang saan? Hanggang doon? Hindi po. Hindi po sa amin yan. Meron na po may ari. Dito po dati yung ano po namin, yung talbos kamote po. Kasi po kinain po ng mga ano, mga kambing po. Ito yung motor. Apo. Kaso po, nasira na po ngayon yan eh. Dito ka, Kuya Renzo. Ba't siya hindi mo ginagamit? Baka naman nahiya ka lang dahil luma. Hindi po. Ano, bawal po talaga akong pag... Sinasabi po ng tatay ko ano daw po, pag medyo lumaki-laki na daw po ako. Mga ano, mga Bilit. Ilang buwan pa? Mga ano pa po siguro. Lima pa po. Mga... mga pag-written na po siguro ako, mga... Oo. Hindi, dapat nga, wag talaga yan. Mga pag 18 na kayo, paganda o dito sa paligid nila ka teka. Kitang-kita pala yung mga pabahay dito, no, Renzo? Gaano kalayo yung ano dito, Renzo, yung likod namin dito? Mga ano po, paglabas niyo po kasi dyan, ano na po, barangay na po. Tignan ko lang yung daan dito kung sa men... Ah, hindi pa... Sa may banda po dun, ano po eh, nakasimento na po. Doon sa likod namin, hindi pa rin, di ba? Opo, medyo malapit po yun sa inyo eh. Yung sa may likod niyo po. Ayan. Dito po yung promised land ka, Tekram. Ayan po yung tower. Tapos, yun... Yan, sa kabila. Dito, bayan na po to. Lapit lang pala kung dito ka dadaan, Renzo, sa likod eh. Apo. Safe pa. San yung ano? San yung accident? Nangyari? Ano, dito po sa may simbahan po dito. Malapit sa simbahan. Apo. Dito po sa may simbahan po ng ano? Nang simbahan po, yung tawag doon? Basta doon, sa simbahan. Apo. O tara, balik na tayo doon. Malalaki yung bunga ng duhat nyo, no? Di po, ano pa lang po, konti pa lang po. Ay, naubos na po namin isang bunga po ng mangga. Kumakain po kami kasi po nila Kuya Luis dyan. Kaya po nila Kuya Luis. Okay. Kuya Gus, may tanong pala ako kay Kuya.
Dito tayo sa mga magkakaibigan. Lahat dito lang po kami, eh. Kay Kuya Renzo, gaano kasaya yung ano? Sige, okay lang, maupo ka. Hindi po. Kay Kuya Renzo natin, gaano kasaya yung may kaibigan Kuya Dave at Kuya Luis? Opo, sobrang saya po at napakaswerte ko po na naging kaibigan po sa sila. Dahil sila po yung kaibigan ko po na napakabait na nakilala ko po ngayon po. Kasi po yung mga dati pong kaibigan na, sa kanila po natututo ng mga bad words, gano'n po. Mm. Yung mga ano po, masamang salita po, gano'n po. Tapos yung mga kaibigan ko po dati, hindi ko rin po natutunan na may pag-away, gano'n po. Hindi po sumunod sa mga magulang. Pero po nung nakilala ko po sila, Kuya Dave, yun po, nabago po sa sarili ko. Yun po. Tsaka pati rin po sila, Floyd. Yun po. Dito po tayo, ako, sama natin sila. Kuya Floyd, gano'n, ano yung pakiramdam, kung ano yung masasabi mo, pakiramdam na lang. Yung pakiramdam na mayroong kaibigan Kuya Dave at Kuya Luis. Siguro po yung pakiramdam ko po, yung same din po kay ano po, kay Kuya Renzo po. Yun nga po, sobrang saya po. At the same time po, swerte po kami na meron po kaming kaibigan po na kamukha po nila Kuya Dave and Kuya Luis. So parang ano po, so hindi po pala parang no, kuya po. Kuya po yung ano po namin sa kanila. Kasi po, bukod po sa mga ano po, yung mga tulong po nila sa amin, sila din po yung parang nag-guide po kung ano po yung mga gagawin namin at kung may mga pagpapasya po kami na alam po na hindi po makabubuti. Parang sila po yung parang gumagabay po sa amin para magsilbing hindi po namin gawin yung mga bagay na yun. Parang yun nga po, sobrang napakaswerte po kasi po bukod po sa mga binibigay po sa binibigay po ng mga pagkain po, ganun po. Mga physical na ano po, mga binibigay po nila sa amin. So binibigyan din po kami ng gabay, ganun po. So parang siguro po kung wala po siguro sila, marahil po kahit yung mga maliit na bagay, mapapahamak po siguro. So parang masaya po magkaroon ng mga kuya kagaya po nila. Yun. Parang ano, si iba mga sagot ng mga ano, with donor. Ano din ang pakiramdam? Masaya po dahil po, ayun po, katulad po ng sinabi ni Kuya Floyd na ginagabayan din po kami at binibigyan din po kami ng kasiyahan dahil po na nagkikipag ano din po kami, nagkikipaglaro din po kami minsan. At wala din po kaming, pag wala din po kami magawa, nandun po sila para alalayan din kami. Okay, si Bunso. Siya yung pinaka-bunso sa kanila magkakaibigan. Tingin ka dun. Bunso na lang yung akin po, napaka-swerte ko po sa kay Kuya Dave and Kuya Luis po. Dahil sila pong mga tunay na kaibigan, di po kami nag-iiwanan sa bawat isa. At papasalamat po kami sa kanila dahil kahit po maliit na bagay po yung mga binibigay, pero papasalamat pa rin po kami sa kanila dahil tsaka po kay Kuya Floyd sa mga kaibigan ko po na papasalamat po ko sa kanila dahil dinadala po ako sa tamang daan para po sa Panginoon sa kanilang mga salita. Yun lang po. Na ano yung puso ko ka-Telegram? Masyadong napupuno ng kasiyahan. Hindi naman siya kaibigan, di ba? Siya, kilala ba si Kuya Dave? Ilang beses mo naman? Nag-church ka din doon? Okay. Nagka-church mo po. Okay. Anong pagkakakilala mo sa dalawang magkapatid, Kuya? Kalil. Siya po si Kalil. Para po kay Kuya Dave, parang siya po yung parang ano po, siya po yung masarap kasama, yung parang kahit ano lang po yung gawin nyo, parang kahit minsan po hindi nakakatawa, gagawin niya pong parang nagiging nakakatawa. Hmm. Tsaka po naman kay Kuya Luis, siya po yung palagi niyong makakasama na, siya po yung palaging magbabawal sa mga bagay. Siya po yung nagbabawal sa mga bagay na dapat hindi po ginagawa. Siya po yung palaging, parang nagiging kuya din po namin. Parang sa kanila pong dalawa, wholesome lang po talaga sila. Ilang taong ka na pala, Kalil? 12. Ha? 12 ka pa lang! Mag-SMG. 12 ka lang pala. Opo, 12 ka lang po. Akala ko ka, idara mo sila, kuya. Ay, 12 ka lang po. Okay.
Kaya sige, matanda pa si Floyd. Oh, kailangan niyo kumain ng madaming gatas, uminom ng madaming gatas, ng pagkukulangan ng ano, star margarine, sabi ni Lola. Okay. Sino yung pinakakalog? Sa tingin ko, sa sagot ni Khalil, si Kuya Dave niyo eh. Sabi mo nga, yung simpleng ano, nagagawa niyang parang napapatawa kayo eh. Hmm. Si Kuya Luis pa, talagang tahimik ba? Hindi ko kasi, hindi ko alam pagka kayo magkakaibigan eh. Medyo tahimik po siya. Pag magpunta po kami sa mga bahay-bahay, magpunta po kami ka replay, yun po. Anibawa po, pag tatambay po kami ka replay, dumunta po kami sa kwarto nila. Ano po kami doon? Nanonood lang po kami sa cellphone, ganun po. Nagro-roblox, ganun po. Hindi po siya makatawag po, pumupunta po siya doon sa replay kasi po naiyahadag po siya. Okay, nakakatawa ito mga bata. Hindi natuwa ako sa yung pagsundo-sundo ng dalawa sa inyo. Yung parang pag-akay sa inyo. Doon ako, hindi yun eh. Kumbaga, mag-e-effort ka talaga eh. So, sunduin kayo, dadalhin kayo sa church. Yeah, magano po, ihatid rin po kami sa mga po namin, bahay. Tapos, yun nga, hatid sundo. Katekram, kaya, lang, nakaka-proud yung mga anak ko. Napaproud din ako sa inyo, sobra. Kasi alam ko, kung kayo yung kasama ng mga anak ko, hindi siya mapapasama. Kaya, pagpatuloy niyo yan, piliin niyo yung piliin niyo yung tama. Kaya nasa tamang daan kayo, nasa tamang, lahat ng ginagawa niyo tama, i-bless kayo ni God. So yun lang. Kasi baka maliligo pa si Floyd eh. Si Floyd, susunduin mo dapat si Renzo. Ay, paalis na po nga. Siya ba magpapaligo sa'yo? Hindi, para po diretso-diretso na. Diretso-diretso na. Sabay-sabay na tayo. May gagawin pa dito? May gagawin pa ba kayo dito? Pwede naman, natid ko kayo, kaso may motor pala kayo, no? O pupunta sila kuhin nyo dito ngayon? Hindi, kasi ganito ka, Tekram. Pinagbilin ko, sinabihan ko si Floyd. Sino nandun nun? Mataas ang tension ko nung Katekram. Pero alam ko naiintindihan ni Floyd. Naiwan kasi si Floyd nun. Pero yung bumaba sa motor, kasama ka ba kuya nun? Wala. Sino-sino kayo nun? Yung inatid ni Kuya Luis. Ikaw? Sino ba? Kasi dalawa una hinatid, di ba? Sila po, sila po dalawa ba? Pero ako lang po yung natira. Sa mama po siya, kailan siya. Alam ni Floyd, paano ako nagalitunan kay Kuya Dave. Kano naman ako. Gusto ko magpakatuto eh. Ayaw ko magpa-plastic. Ganun. Kung ako, yun yung nakikita niyo. Kung galit talaga ako. Kaya hanggat maaari, minsan, yun nga katekram, iwasan yung pagka mataas yung, kumbaga, mainit ang ulo mo, ayaan mo na muna humupa yung para wala kang masaktang tao, wala kang masaktang damdamin. Kasi pagka nandun yung galit, tapos sasabayan mo, masasabi ka eh. Kaya tayo mo magsalita ng, So, yun lang. Si Renzo dito, si Floyd doon pa, Kuya Sandy. Doon lang po. Dadaanan natin. Si Bunso. Doon rin. Highway din. Maligaya po. Maligaya. Si Kuya Khalil. Highway po ako. Highway kayong dalawa. Maligaya po. Maligaya, sorry. Highway. Kami pong tatlo po, highway po. Kuya Khalil, thank you. Tara na. Pwede mo na.